Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome, guests and participants. Now, samahan niyo po akong i-welcome ang ating pinakamasipag at pinakamagaling na trainer sa gabing ito. Walang iba kundi si Sir Villalba na naka-base po dito sa Riyadh. Take away, Sir Ray. Ayan, thank you. Pinakamagaling talaga. maraming salamat, Mamalim. Magandang gabi and magandang umaga sa inyong lahat. Nasaan man kayo ngayon sa sulok ng mundo, nasa Pilipinas or nasa Saudi kayo or saan man kayong bansa. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. At ayan nga, ako pala si Ray Villalba, nakabase dito sa Riyadh, at isa po akong yan, trainer dito sa IMG. So, sino ba si IMG? So, pag-usapan natin dito. Welcome po sa mga guests, sa participant natin, sa mga matagal-tagal na hindi nakapag-attend. Ayan, welcome po sa inyo. Sino po ba to si IMG? So, pag-usapan natin ngayon. Who we are? International IMG is International Marketing Group. We are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. We assist people who want to help themselves achieve financial freedom through financial education and building proper financial foundation. Ayan. We have established in partnership with biggest companies in the financial industry. Three as financial brokerage. Ayan, brokerage po itong company to. I'm high. So, bawat isa sa atin siguro naman is may mga pangarap sa buhay. Alam nyo po ba yung agila? Hindi po to napapagod. Ganon din po tayo. Di tayo napapagod mangarap sa buhay. Yung pinakapakpak nito, dito hindi daw napapagod. Kaya kung saan-saan niya nakakapunta ang agila. Ayan, welcome po sa guest natin at sa mga participant. IMG is mayroon po tayong 30 million by 20 financial literacy campaign. Marami po tayong matutulungan para na mga pamilya about financial literacy. Bago tayo dumako sa ating webinar, so prayer muna tayo by brother Boob Sanchez, the true millionaire prayer. Today I ask you to bless me so that I become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot keep what I do not have, I commit myself to become a rich. I commit myself to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase the financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. IMG, International Marketing Member Orientation. IMG, where innovation meets and inspiration. So, dito po ay sa IMG, pwede tayong mabago. Pwede mabago ang ating pamumuhay. Pwede mabago ang ating financial status. Kung ito ay sundin natin yung sinasabi ni IMG, yung tinuturo dito. Meets inspiration, na pwede tayong maging inspirasyon ng bawat families, lalong-lalo na yung kailangan talaga ng tulong. So yan po ang mission ni IMG. So sa buhay po natin, mayroon tayong mga challenging, no? Maraming challenging ngayon, lalo na sa panahon ngayon. Itong COVID nito is challenging, ano? Ngayon, a large of number of Filipinos will face increasing challenging and for major areas. So, mayroon tayong apat na major areas na mga challenging. Number one is uncertain market. A
ano ba tong uncertain market? Ito po yung mga bagay ngayon na mga high-tech na ngayon. So, yan po yung nangyayari ngayon dahil sobrang high-tech na. Automation and power software continue to replace more and more workers. Manufacture job are moving overseas to cut costs. Ibig sabihin po, ang mga kagamitan ngayon is high-tech na mga computers, mga gamit, katulad ng sa atin, yung ATM sa bangko. So dati, may counter na pwede ka mag-withdraw, ngayon, machine na yung ginagamit, di ba? Kaya napaka-high-tech na pwedeng mawalan tayo ng trabaho dahil sa mga lumalabas ngayon ng mga machine na imbis yung nagtatrabaho yung tao, napapalitan na ito ng mga machine. Kaya dapat paghanda natin ito. And number two naman is low saving in high debt have a major impact in retirement. Many people may have to work beyond 65 years of age to survive. Totoo po yan. Sa panahon ngayon, tayo, kayo, ako, nararanasan natin ito na maraming utang kaysa ipon. Totoo to. Pero dito po sa ING, tinuturuan tayo kung paano mag-ipon or magtabi tayo ng sarili, mag-save tayo. So, kaya sa pag-retire nila, nangyayari, pag-retire na pag edad ng 65 years old, nagtatrabaho pa rin kasi nga walang kulang sa ipon. Kaya dapat mapaghanda natin ito. Number three is the highest cost of education as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. Yan, totoo po yun. Dahil lack of preparation tayo kung paano mag-prepare ng pang-aral ng ating mga anak. Minsan kasi inaasa na lang natin na ay kahit di na makapag-aral, ganito naman, nakapagtrabaho naman, pero which is mali po, dapat makapag-aral. Dahil sa panahon ngayon, kailangan makapag-aral ang ating mga anak dahil mahirap mag-apply pag walang pinag-aralan. Kaya kailangan paghanda natin yung mga anak natin habang bata pa sila, mag-prepare na tayo ng pang-college nila. Number four is increasing cost of living make many people have difficult in saving money their future needs. And we need IRIS, emergencies, repair, illness, tuition, etc. Their only option debt. So bakit po? Nagtataasa na po yung mga bilihin. Lahat po nagtataasa na, no? Ako na lang po dito mataas. Ayan. Joke. Ayan, ako na lang po dito mataas. Totoo po yan dahil mamamalang po ako. Ayan, sobra. Lahat po, tuition fee. Yung mga, dito po sa Saudi, dati walang tax. Ngayon mayroon ng taxes, no? Dati walang tax. Kaya, ano nangyayari? Yung sweldo, di tumataas. Pero yung mga bilihin tumataas, nangyayari, napupunta tayo sa pangungutang uli. So yung utang natin, patong-patong na. Kaya itong mga bagay na itong apat na to, paghandaan natin to dahil nangyayari na to dahan-dahan. At ngayon po, nangyayari na. Living in one of the wealthiest countries in the world, like US, many people may still retire poor. So bakit? Dahil hindi po kasi napapaghandaan. Kahit po napaka mayaman na lugar, mayaman na bansa, dahil pag di pinapaghandaan po ay nagre-retire sila na mahirap. So meron po ditong chart na yung survey po na kung saan ang yung still working, yung matatanda na ngayon, na nagtatrabaho pa rin kahit may edad na po ng 65 years old. Dahil nga po, sa wala silang, di sila nakapaghanda ng kanilang pag-retire. Di sila nakapaghanda sa kanilang pagtanda. Di sila nakapag-ipon. Kaya hanggang ngayon, nung tumanda sila, nagtatrabaho pa rin sila. Ito pong 30% is umaasa sa mga anak nila. Dahil nga di po nakapaghandaan. So, umaasa sa mga anak nila. Kawawa naman yung mga anak nila, no? Nagpapamilya, tapos bubuhayin pa. So, number 20, itong 20% pala, pension, ang umaasa sa pension. Itong charity, umaasa 8%. So,
ang 2% is financial independent. Dapat maging bahagi tayo dito na i-prepare natin yung ating pag-retire, yung ating pagtanda na mayroon tayong maipon. Ayan, control your future. Paano ba natin kontrolin ang ating future? Your future is not in your employer, your union, your government, and neither in the hands of your bank or your broker. Totoo po yan. Ang ating future ay hindi po natin matatagpuan sa ating mga employer or sa ating mga sa gobyerno. Dahil ngayon, ang gobyerno, marami nang hindi natin pwedeng asahan. So, pati na po ang mga bangko, mga broker. So, the future is in your hands. Sa ating mga kamay, ang ating mga future. Hindi po sa ibang tao, sa atin. Tayo gagawa nito. Make money, save money, accumulate money, protect money. So, sa itong make money po, is tayong mga Pilipino, magaling tayo niyan. Magaling tayo gumiskarte, maghanap buhay, maghanap ng pera. Kahit nga hindi natin profession, pag pinagtrabaho sa atin, nagagawa natin, di ba? Nakakaya natin, basta kumita lang tayo ng pera. So, ang pangalawa, ito yung minsan nakakalungkot, yung save money na hindi tayo minsan marunong mag-save. Minsan marunong tayo mag-save. Ngayon, itong pangatlo is accumulate money. Dapat, yung save, halimbawa, nakapag-save tayo, minsan save lang. Dapat nag-grow to. Paano natin to matututunan yung pag-grow ng ating iniipon natin? So, dito kay IMG, tuturuan tayo. Protect money. So, habang nag-grow yung pera natin, ito po ay dapat maprotektahan. Yun yung napakaganda po kasi dito tinuturo pag-ipon, pag-protekta, pag-grow ng pera natin, pag-accumulate. Hindi po yung nakatago lang doon sa kaban. Kasi pag nakatago sa kaban, hindi po nag-grow yung pera natin. Ayan, be your own money manager. Understand how money works, make money work for you. So, sino po ba ang managers? Minsan naisip ko dati, manager. So, tayo pala manager din. Manager tayo na ating mga perang pinaghirapan. So, kailangan maintindihan natin kung paano nagtatrabaho sa atin yung pera. No? Kailangan money work for you kung paano nagtatrabaho sa atin. Hindi po dapat tayo nagmamanage ng ating mga perang pinaghirapan. Hindi po yung sa Pilipinas. Hindi po yung ating... Kung ikaw nagtatrabaho, dapat ikaw, hindi yung asawa mo. Hindi dapat ikaw ang dapat kaya mong i-manage, hindi lahat padala. Kasi pag lahat padala, nangyayari, wala tayong maipon, no? Kaya kailangan marunong tayo mag-manage ng ating pera. You can build a strong financial foundation. Paano po pag-build ng solid, strong financial foundation? So, ito po yung una-una kong ditong talagang, ito yung natutunan ko kung bakit, kung paano pala pag-built ng strong financial foundation. So, nung di pa ako sa IMG, di ko alam to eh. So, napaka-generous po na IMG dahil tinuturo sa mga mahihirap yung kung paano mag-build ng strong financial foundation. Katulad po ng bahay, kung paano tayo nagbe-built, di ba? Kung paano tayo nagbubuo ng bahay, kung paano tayo nagpapatayo ng bahay, inuuna natin yung foundation. Ano ba inuuna natin? Yung pinakailalim, 'di ba? Yung foundation para mas matibay yung ating pundasyon, uunahin natin yung ilalim. Kaya itong sa hagdanan na to, dito inuuna 'yon. Ano po yung sa financial foundation natin? Ano ba dapat? Ito dapat ang unahin natin, proper protection on life. Ano ba yung proper protection on life? So dapat yung buhay, yung sarili natin, protection na natin. 'Di ba? Yung katawan natin, protection na natin kasi what if may sumakit tayo, may mangyari sa atin? Paano na yung umaasa sa ating family? Paano na yung umaasa sa atin ang mga nag-aaral? Paano kung na-aksidente tayo kung wala tayong protection? Kaya ito dapat mayroon tayong protection sa sarili natin. Ano ba dapat pwede dito? Pwede natin protection yung sarili natin, magkaroon tayo ng life insurance. Kasi ito yung replacement ng ating kita kung tayo ay may mangyari man, di naman natin hinahangad. No? Kailangan, protectionan muna natin yung sarili natin. Yan yung dapat unahin natin. Para kung may mangyari sa atin, magkasakit tayo, or mapilay tayo, merong protection tayo. Ito yung life insurance.
Pangalawa is itong pataas. Pataas tayo, nakikita nyo. Manage debt. Reduce liability. So, i-manage natin yung ating mga kautangan. Sa totoo lang, ako, natutuwa ako dahil sobrang blessing ko dahil ako po, pwede pa ako, wala po akong utang. Wala po akong utang. Tinapos ko na to. Kailan lang ako dito sa IMG pero tinapos ko na tong utang na to. Kasi ang utang po, ito parang anay ito sa buhay natin. Sa ating buhay financial natin. Kasi mangyayari niyan, utang, tapos utang ka na naman, hanggang mabaong ka sa utang. Itong reduced liability, ito po yung mga bagay na wants, needs versus need and wants. May mga kailangan po tayo na hindi naman talaga nagagamit. Katulad ng cellphone, tatlo cellphone mo, hindi naman pala productive, hindi naman kailangan, hindi naman ginagamit. So basta ka, gusto ko lang makakuha ng bagong modelong cellphone. So, yung po ang tinatawag na liability. Bumili ka ng sapatos, ang dami mo ng sapatos, lima na. Tapos di naman, dito sa Saudi pati, di naman gaano magamit, no? Kasi puro trabaho tayo. Liability yon. Ngayon, dapat yung wants lang. Ano ba yung mga kailangan natin? Kaya yung mga pagkain, yun muna tayo. Huwag tayong, huwag muna tayong, palibasa nag-abroad na tayo, baguhin na natin yung ating lifestyle. Kasi kaya naghihirap tayo eh. Ganito po tinuturo dito sa NGA. Magkaroon pa tayo ng strong financial foundation. Pangatlo po is, ano po yung pangatlo? Have a emergency fund. Bakit magkaroon tayo ng emergency fund? Dapat may ipon tayo para sa emergency. Ano? Bakit? Kasi ito pong emergency fund, once na di naman natin hinihingi, kagaya nito, pandemic all over the world. Actually, hindi lang sa Pilipinas. Sa Pilipinas, lagi nagbabagyo, di ba? So, once na may kagatulan nito, pandemic, paano po kung kagaya nung nag-lockdown. So wala tayong emergency fund. Ano yung papadala natin sa pamilya? Ano yung gagastusin natin sa pagkain? So kung may emergency fund tayo na 3 to 6 months, ito po ay magagamit natin, mahuhugot natin. So di tayo mapupunta sa utang. Kasi kung wala tayong emergency fund, mangyayari utang na naman. Isang taon na mahigit tong pandemic, so isang taon ka ngayon mangungutang. So, yung 3 to 6 months, actually, di pa sasapat talagang emergency fund. Dapat itong emergency fund na to, nakalagay sa bangko, at ito lang po yung dapat, kung may mga emergency, pwede natin makuha. So, pang-apat, ito pong sa taas, build up, saving, and investment. Yun. Dati, nagtatrabaho tayo, no? Pagtrabaho ko, mag-invest ka agad ako. Mali pala yung pananaw na yon. Mali yung pananaw na yon. Kung magkaroon ka ng strong financial foundation para di ka babagsak kung sakali man may mga dumaan, emergency o ano man na kagatulad nito, pag inuna mo dapat yung protection at huli mo yung, pag may protection ka na at naayos mo na lahat, may emergency fund at naayos mo na yung mga kautangan mo at nagbabawas ka ng mga liability mo, so, meron ka nang pwede ka na mag-invest. Dito ka na mag-invest. Ayan. Pwede ka na mag-invest sa mutual fund, pwede ka mag-invest sa bumili ng lupa, bahay. Hindi yung minsan ako kasi noon una inuna ko yung investment. Akala ko yun ang tama. Ano nga ba pala kung magkasakit tayo? Ano mangyayari? So, yung investment natin mauubos lang. Mauubos yan kahit anong kalaki dahil nga di mo pre-protectionan yung sarili mo. Unahin natin muna yung sarili natin bago yung investment. Ayan. I hope may naintindihan po kayo. Ayan. The new world of possibilities. The new era of informed consumer. So, ngayon po, ayan, nasa new world of possibilities na po tayo. Do it yourself. Home improvement to self-booking, travel, shopping, on AB, Amazon, being a member of Costco and SNR member membership, more people are learning how to get better deals and save more money products and services. So sa panahon ngayon is lahat na po digital, no? Ang karma nga daw ngayon digital na, 'di ba? So sa panahon mo ngayon, 'di ba? Digital na dahil nga po katulad ng pagta-travel natin. Mismo tayo, pwede na tayo mag-book. Pag may cellphone tayo internet, pwede na tayo mag-book.
ng ticket natin kung gusto natin mag-travel. Pwede tayo bumili sa Amazon. Hindi na tayo, ibig sabihin, hindi na po tayo nag-uutos ng ibang agencies. Hindi na po pumunta tayo sa mga agencies para bumili tayo ng ticket. So mismo tayo. Ganito na po ang nangyayari ngayon. Kasi yun na nga, mga digital na high-tech na ngayon yung sa panahon ngayon. Ngayon, ganun din po kay IMG. Kay IMG po is a new concept and the financial industry that assess people who want help themselves in building their financial foundation. Thousand and thousand people from all walks and life across the globe have a benefit from International Marketing Group, IMG's platform. So si IMG po, inuopiran po tayo. Katulad sa inyo po na mga bago pa, inuopiran po tayo ng isang plataforma na kung saan ito po ang pwede natin maano natin kay IMG, get our education or speak for financial finances. So, tuturuan po tayo dito about finances, financial, yung itong mga financial literacy nito, about finances po. Kasi sa totoo lang naman talaga, marunong tayong mag-ipon, minsan marunong tayong magtabi, pero di natin kayang i-manage yung ating mga perang pinaghirapan natin. So dito po, unlimited po yung tinuturuan tayo sa about finance. We have access to 100 financial products and services. So makaka-access ka po ng lahat ng products ni IMG once na nag-member ka po dito. Makakatanggap ka din ng receive training and support, manage their money. Yan. Unlimited po ang training dito, walang bayad na. Everyday, meron po tayong training dito na pang umaga hanggang gabi po, hanggang 12 o'clock. Meron po tayong training dito. Unlimited po yan. Save money in various products and services. So, makakatipid po tayo yung mga products na to ni IMG. Makakatipid po tayo sa oras, sa panahon, at sa pera. Makakasave po tayo. Ang kagandahan dito, ito yung gusto ko dito kay IMG. Bakit? In earn commission by sharing their know-how with customer in this fast-growing industry. Habang natututo ka about finances, habang natututo ka kung paano mag-manage ng ating perang pinaghirapan, pwede kang kumita. Oo, pwede kang kumita dito. At pag natutunan mo na to how to manage sa ating perang pinaghirapan, kaya dapat nag-aatin lagi kayo sa mga ganitong Zoom na to, ganitong meetings na to, ganitong webinar na to. Kasi about, lalo na pag about financial, kasi ito yung importante sa atin. Kasi kasama natin yung financial, kadikit na sa buhay natin siya. Kung natututo ka na about financial, pwede mo pa itong i-share sa pamilya mo, sa kaibigan mo, para matuto din sila. Bukod dito, kikita ka. Ang ganda, di ba? So, kikita ka din pala. Bukod sa matututo ka, you can learn and earn the financial industry. Ayan. Do you know how money works? May tinatawag po dito tayo kung paano yung nagtatrabaho yung pera sa atin. The X-Corp concept. Ano po tong X-Corp concept na to? Ito po yung may dalawang line dito. Yung black is pababa. Yung line na green, pataas. So, law of decreasing responsibility. Ito yung black. Yung black po is, ito po yung responsibility natin ngayon na nag-i-income pa tayo. No? Ito yung responsibility natin ngayon. Ano ba yung mga responsibility natin sa ating pamilya? Marami, no? Pagkain, damit, lahat, mga utang. So, lahat po, lalong-lalo na kung ikaw ang sinasabi ko, ikaw yung nandito ka. Hindi yung wala dito. Lalo na kung ikaw ay breadwinner at ikaw yung nagtatrabaho lang sa pamilya mo. So, dami mong responsibility. So, paano ba mabawasan yung mapababa natin yung responsibility? Kailangan nagbe-build tayo ng saving. Pinapataas natin yung ating money line. Law of building wealth. Dapat pinapataas natin yung pag-save natin. Habang may responsibilidad tayo. Hindi pwedeng lahat ibigay mo sa pamilya mo. Kailangan mag-save ka din. Bayaran mo yung sarili mo. Kaya dapat nagtatabi ka din. So, iyan po yung ibig sabihin ng X-Corp.
So habang malaki yung responsibility natin, pinapataas natin yung money line natin, yung ating savings. Dapat ginagawa natin to. So may dalawang tanong sa buhay natin, di ba? Itong tanong na to ay wala pong makakaligtas dito at depende po sa Diyos, di ba? Ang Diyos lang nakakalam sa atin. So habang bata pa tayo, what if, paano kung may mangyari sa atin? Hindi naman natin hinihingi, ano? So, paano kung may mangyari sa atin? So, tayo ang responsibilidad ng lahat ng pangangailangan ng pamilya natin. Anong mangyayari? So, kawawa sila, no? Kawawa sila kasi may mangyari sa atin. Kung wala tayong, natandaan nyo yung proper protection kanina na pinapaliwanag ko. Kung may proper protection ka sa sarili mo, may mangyari man sa'yo, yung po yung income replacement, yung proper protection na life insurance na pwede mawala ka man na maaga, yung family mo tuloy ang buhay at makapag-aaral sila dahil mayroon kang pwedeng iwanan sa kanila yung life insurance na yon. Kasi yung life insurance ko na inaano dito as yung 3-in-1 na may investment, healthcare and life insurance and investment. So kung may mangyari man sa atin, habang bata pa tayo, kung may protection tayo sa sarili natin, ito po yung protection na to. Ito yung magte-taking care sa ating pamilya. So, mamatay man tayo, yung pamilya natin, umiyak sila dahil malungkot. Dahil nawala ka. Hindi sila umiyak dahil may babayaran ka pang utang or may papag-aralin ka pa paano na. So, kung merong tayong protection sa sarili natin, ano mangyayari? Yung po yung replacement natin, yung income, iyon po yung insurance. Ano? What if naman? Ito yung pangalawang tanong. What if naman? Paano naman kung tayo ay humaba ang buhay? Binigyan tayo ni Lord ng mas mahabang buhay dahil nga mabait, di ba? Hindi yung mabait kundi na ni Lord. Ha? Hindi yun. Minsan, hindi po yun. Pagka tumanda ka na, minsan bigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay. Paano naman kung di ka nagbe-build ng iyong money line? Kanina sabi ko, di ba? Dapat nagbe-build tayo ng money line habang tayo ay umi-income pa. Kasi pagtanda natin, pwedeng mangyari din tayo i-income. So, yung pangangailangan natin, ganun pa rin. Kumakain, damit, daming babayaran. Meron pa rin, no? Kung meron kang protection sa sarili mo, kung meron kang na-save, kung pinapataas mo yung money line mo, yung protection kanina, kung nakakuha kayo ng life insurance, sa pagtanda mo, mayroon ka pa rin pera. Hindi ka pagka ikaw matanda na, siyempre yung mga anak natin, pwede tayong pagtutulakan. Kasi wala ka ng silbi, wala ka ng income. So pabigat ka na sa pamilya mo, di ba? Yan talaga yung realidad ngayon. So kung mayroon kang nakasave, kung mayroon kang nakaipon, kung nakaproteksyon yung ka sa sarili mo habang bata ka pa, nakakuha ka na ng proteksyon mo, so pagtanda mo, magagamit mo yon. Ang mangyayari, pag-aagawan ka ng mga anak mo. Bakit? Kasi meron kang pera. Mabango kang matanda dahil meron kang pera nakasave. Meron kang investment. Ngayon, pag-aagawan ka ng anak mo dahil ma, dito ka na, alam na kasi may pera ka. Ganun naman, di ba? So, may tinatawag tayong 10-20 rule dito. Ito po yung sinasabi ko kanina. You may need at least 10 times your income to proper protection your family. Ito po yung dapat. Meron tayong protection habang tayo ay nag-i-income pa na may 10 times tayo na para ma-protectionan ang ating family. You may need at least 20 times your income to have enough retirement. Dapat meron tayo nito. Kasi pagtanda nga natin is ang mangyayari, di tayo pagtutulakan ng ating mga anak. Hindi tayo pabigat, hindi tayo makikipag-agawan sa imbis na para sa apo natin, di ba? You may need at least 20 times your income you have to have enough to retirement, para sa retirement. What do the wealthy now and the normal people don't? So sana po may naintindihan tayo dito sa X-curve, ano? So paano ba tayo mag-save? Paano ba tayo mag-ipon? Ito po yung dati po is ano muna tayo? Ang pag-iipon natin, ubusin muna natin, ay ibibigay muna natin yung mga pangangailangan ng pamilya natin, bilhin natin lahat ng gusto natin. Ngayon, natitira sa atin, doon na yung savings. Dito po sa AMG, tinuturo po, alimbawa ito, income minus, pag income natin, pag tanggap natin ng income, i-minus natin yung
savings, bayad sa sarili natin, no? Kailangan bayaran natin yung sarili natin. Kailangan, dapat gawin natin to. Pag ginawaan natin to, is magiging maganda yung ating financial status. So, pag savings, di ba? Yung savings, dapat kumikita yan. Yung savings mo, dapat hindi nakatabi lang. So, pagbayad mo sa sarili mo, equals, doon na sa mga bayaran mo, yung padala, lahat. Doon muna dali, doon muna ibawas sa expenses mo. Hindi yung expenses muna bago savings. Mali po yun. Ano nga sabi ni dito, Warren Buffett? Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. So, oo nga naman, no? Dapat, nagsisave muna tayo bago yung mga expenses. Hindi yung pakataos lahat ng expenses doon tayo mag-save, which is mali. Mali po yun. May tinatawag po dito abundance formula. Ito po yung abundance formula ito. 10, 20, 70. Ayan. Di ba may income tayong 100%? So, before tayo nagtrabaho, siguro naman lahat tayo dito. Anuman religion mo, anuman relasyon mo ngayon sa Diyos, is tayo ay nagpipray na magkaroon ng kita. So, nagkaroon tayo ng kita, binigyan tayo ng 100%. So, ibalik po natin kay Lord yung 10%. Ito po yung tithes. 10% or pwede mo itulong sa mga foundation, pwede mo siya itulong or sa church niyo, tithes. Ang pangalawa is savings. Ito yung savings kanina na sinasabi ko na dapat ito yung bayad mo sa sarili. Itong savings na to dapat accumulate. Dapat nag-grow to, no? Hindi pwedeng nakatago lang sa ilalim ng unan. Dapat nag-grow. Kaya nga pataas. Ngayon, expenses. Ito yung 70%. Yung 70% dito mo kunin lahat. Pampadala mo, pambili mong cellphone, pambili mong lipstick, pambili mong kung ano-ano, di ba? Yun. Dapat dito mo kunin. Kung maaari, bawasan mo to, ilagay mo sa savings, gawin mo tong 30%, mas maganda para mas mabilis ka makaipon. Lalo-lalo na tayong medyo umiedad na, syempre. Kailangan mas mataas yung savings kaysa sa expenses. Kasi naghahabol na tayo. Pag 65 years old natin, at least, mayroon na tayong malaking savings. No? Mayroon po nung binagdag dito, ito from the Bible to sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the store that there may be the food in my house. Test me in this day, the Lord Almighty, and see if I will not that throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing, there will not be room enough to store. So, pag tayo ay nagbibigay kay Lord, ibabalik niya ito ng siksik, liglig, umaapaw, walang mapaglagyan sa inyong kamalig. Gusto niyo po ba yun? Yeah. Si Lord po, pang nagsasabi is, hindi katulad ng tao. Ang promise po ni Lord, ang pangako niya, is nagkakatotoo. Ayan. Rule of 72. Ano po yung itong rule of 72? Ito po yung magic compounding interest ng ating pera. Paano pa nag-compound? Paano po nag-i-interest yung pera natin? Halimbawa, na-save natin. Paano ba sa buo natin pwedeng ilagay? Ayan, ito po yung tinatawag na rule of 72. Ang nakapag-discover nito si Albert Einstein, yung formula na ito na rule of 72. So may tatlong column, so gagamitin natin is dalawa lang, itong 4% and 12% para mas mabilis tayo. So, ito si column A is nag-invest dito sa 4%. Kaya nga tinatawag itong rule of 72. 72 divided by 4 equals 18. So, money double every 18 years. So, nagdodoble yung pera every 18 years. So, may age siyang 29. 29 yung age niya. Ngayon, may pera siyang 100,000 in-invest niya dito sa... Kasi wala siyang alam eh. Dito niya in-invest lang sa 4%. Yan lang alam niya na pwedeng kumita yung pera. So, nag-edad siya ng 47. 18 years, di ba? Nadoble yung pera niya, 200. Nag-edad siya ng 65. Naging 400. So, 65 years old, enough na ba yan para sa atin? So, hindi, no? Minsan nga tayo, pag umuwi sa Pilipinas, 100,000 isang buwan. Kulang pa, no? Paano pa kung, what if, kung magkasakit tayo? So, ilang gabi lang yan, no?
kasi matanda na tayo, may mga sakit-sakit na tayo yan. So, enough ba yan? So, ito po yung si Column A na alam niyang pag-iimbesan ng pera niya is yan lang sa 4%. Dito naman po si Column B is ito po ay may aral, may natutunan na kung saan pwede niya i-imbes yung pera niya dito sa mas mataas na porsyento. Ito po yung 7 dito divided by 12 equals 6. Si every 6 hours, every ito money double every 6 years is nagiging nagdodoble yung pera niya, no? May age din siyang 29. Ilinagay niya ito sa 12% dahil siya po ay may alam kung paano ilagay yung pera doon sa mas mataas na interest. So, dito po tayo. Ito po tayo, mahirap tayo eh kasi hindi pa natin alam. Itong mayayaman, sa ngayon po ang mayayaman, kaya lalong yumayaman dahil alam nila kung saan nila pwedeng ilagay yung pera nila. So ito po, may knowledge na po to kung saan pwedeng ilagay yung pera na mas mataas yung porsyento. So pareha sila, no? 100,000 yung pera nila, age of 29. So naging yung edad niya 65, 'di ba? Every 6 years nagdoble yan, 200, 400, 47, 800. Nag-edad siya ng 65 is naging 6.4 billion yung pera niya, no? Laki ng diferensya, no? Laki ng diferensya dahil ito may alam na eh. May alam na to kung saan pwede ilagay yung pera. Ang pangalawa, ang ito pang example ko. Sa ngayon po, wala tayong alam, no? Wala tayong ganong alam. So linagay natin kunwari ito sa bangko. Yung sa bangko po, linagay mo yung pera mo sa bangko. Pag alis mo sa bangko, syempre, yung bangko gagawa ng paraan para kumita sa pera mo. Ngayon, ilinagay mo yung 100,000. Si bangko naman, linagay niya ito doon sa 12% na kung saan mas malaki yung kikitain niya. Kasi may alam siya. Yung bangko, tuwang-tuwa sa atin. Bakit? Dahil alam nila kung saan nila pwede ilagay yung mga pera na mas mataas yung interest. So, nag-edad siya ng 65. Si bangko is kumita ng 6.4. Ngayon, di ba linagay mo ito dito sa bangko, 4% lang, binigyan ka ni bangko ng 400. So, magkano kinita ni bangko? 6 million, no? Napakalaki. Ito po yung nangyayari sa atin. Eh, sa bangko, babawasan pa yan ng tax, inflation, magkano na lang. So, dito si bangko, ang laki ng kinita, 6 million. The difference between 400 and 4% versus 12% is 6 million. 6 million is equivalent to 20 years salary of person who work at annual salary of 300,000 or 25,000 a month. Andiyan pa kayo? Do you know about savings in investment? So, ito ba? Alam natin yung saving, pagkakaiba ng savings natin at ang yung investment. Ano po yung pagkakaiba nito? So, do you know mutual funds work? So, ano po yung mutual fund? Ito po yung pwede natin ilagay dito yung ating savings na nag-i-interest po ng mas mataas na percent. Katulad ng 12%, pwede umabot ng 12%. Yan. So, pwede natin dito ilagay ang ating savings. At mayroon pong pag-aaral din dito sa about mutual fund kung kayo ay magtutuloy-tuloy at mag-attend dito sa webinar na to at kung kayo ay mag-member sa IMG is makakaroon po ng isang pagtuturo about mutual fund. Do you realize the interest in savings account and currently too low to offset inflation and taxes? You are most likely losing money every day. So, totoo po yan. Yung pera natin po sa bangko is magkano lang ini-interest? 0.25. Tapos, yung taxes tumataas. Pagtaas ng taxes, inflation, kaya minsan, excuse, yung pera natin, akala natin nababawasan. Yan. People will face the problem of living long life without adequate income. So, maraming tao na gusto mag-retire na mayroong ipon. But, nangyayari, with understanding proper preparation, you can build up your future retirement. So, kailangan, bago tayo, maintindihan natin na bago tayo, ngayon pa lang, is pinaprepare na natin
yung ating pag-retire para pagtanda natin is hindi na tayo pagtatrabaho pag edad natin ng 65 kasi nakapaghanda natin. Ayan. Do you know about life insurance? Ito na po yung life insurance kanina na nabanggit ko. So marami pong life insurance. Kailangan po pag inalok kayo ng life insurance, alamin nyo ito kung anong klaseng insurance kasi marami pong insurance. The difference between term life, whole life, universal life, variable life, index life. So marami pong klase ang insurance kaya kailangan alamin natin to. How group insurance in your workplace works. So ngayon, meron po tayong insurance dahil nagtatrabaho tayo. Ano? May insurance tayo. Pero pag di na tayo nagtatrabaho, yung insurance po natin is wala na. Wala ka ng insurance. Kaya kailangan may backup tayo ng insurance. So the DIME method to calculate and insurance protection needs are your proper insured and uninsured. So DIME method, ito po dapat marunong tayo mag-calculate nito at tuturuan po na tayo nito sa itong DIME method, DIE, income, mortgage, and education. Are you insurable or uninsurable? Ito po. Na-insured ka na ba? Oo, sasabihin, insured na ako. Nasa trabaho ka. Yung insurance mo is sa trabaho. Pag wala ka na sa trabaho, nakauwi ka na sa Pilipinas, hindi ka na-insured. So, kailangan insured tayo. Kailangan may protection tayo sa sarili. Ito yung kaninang pinapaliwanag ko. Ito yung protection natin sa sarili natin. Na if may mangyari sa atin, so insurable tayo. Ngayon, alam nyo, ang may insurance sa panahon ngayon, maraming, lahat insurance na, no? Bahay, lupa, sasakyan, gadget, may insurance na rin. Yung cellphone, may insurance na rin. Yung sasakyan, nakakatuwa, no? Nakakaano, kasi naka-insured yung sasakyan, yung bahay, yung sasakyan, yung driver din naka-insured. Pag na-accidente yung sasakyan, may makukuha yung may-ari ng sasakyan. Pero yung driver di naka-insured kaya yung family kawawa kung may mangyari. Kaya dapat naka-insured tayo. Ito yung protection natin sa sarili natin. 1 in 2 men and 1 in 3 women will have arrest and developing cancer during their lifetime. Also 80 million Americans have one or more types of heart disease. This even worse in the Philippines. So, kahit po sa Amerika, maraming nagkakasakit. Maraming nagkakasakit, lalo na sa Pilipinas. Na daming nagkakasakit, lalo na ngayon, na pandemic, no? Tax advantage of cash value in insurance such as tax deferred, growth tax free and withdrawal tax, pre-death and benefit. So, sa panahon ngayon, puro taxes sa Pilipinas, kahit patay ka na, may taxes pa, no? Are you type of person buy insurance but put the policy in the cabinet and never looks at it? So, ito po yung pag inalok kayo ng insurance, dapat alam natin kung anong insurance yung ang kinuha natin. Baka mortgage, baka education, kailangan tingnan natin. Dapat yung insurance alam natin bago natin ito itago sa cabinet. Do you know about long-term care? Ito na po yung long-term care. What if you live too long? So, paano kung tayo ay humabuhay ng mahaba? The lifetime income option of long-term care. Can you provide your income as long as you live? So, ito pong long-term na to, yung kanina, yung life insurance, yung long-term pong to, is ito po yung magpo-provide sa atin na income habang tayo ay matanda na, habang tayo ay nabubuhay pa, kahit tayo ay matanda na. Long-term care to provide healthcare with retire when you stop working. Some take care of you when get old. So, ito yung magti-take care sa atin. Itong life insurance. Ayan, yun magti-take care sa atin. Meron po ditong life insurance na inaano tayo, yung Kaiser International. Ito po ay may tinatawag na 3-in-1. Bakit po 3-in-1? Kasi may healthcare, may insurance na, may investment pa. Once na, alam mo, may sakit ka, pwede mo siya magamit. Kung di mo siya magamit, magiging investment siya. Naka-insured ka pa. So, how comfortable your healthcare situation after age 60 depend on decision you make today. So, kailan ka pa po mag-decision na kukuha ng insurance? Bukas? Makalawa?
So, every hour po tumatanda tayo. Di natin alam ang buhay natin, kung may mangyari o hindi. So, kung nakakuha ka na, nakapag-decision ka na, dapat ituloy mo na kumuha ka ng life insurance. Kasi iba na po yung bukas eh. Iba na po yung oras bukas tsaka ngayon. Kaya dapat, ngayon pa lang, mag-decision na tayo. Do you expect government, your children, take care of you if you live too long? So, nag-expect ba tayo na yung ating mga anak, yung ating gobyerno, ang sa pagtanda natin, ang aasahan natin? No. Hindi po tayo pwede mag-expect doon. Kasi ang ating mga anak, magpapamilya, magkakaanak, magkakaapo ka. So, kung matanda ka na, yung kaninang sinasabi ko, kaagaw mo pa yung anak mo. Imbis pambili ng gatas, ikaw pupunta ka doon sa anak mo, hingi ka din ng panggatas mo kasi wala ka nang income, matanda ka na. So, di ba? Kaya ngayon pa lang, pwede na tayong mag-i-prepare yung ating pag-retire. Yung kumuha tayo ng long-term care insurance. You can prepare for your golden years. Do you know about high education? So, ito po yung education. Most parents don't prepare their children college education fund. Many would prepare not to think about it all, hoping that things will somehow work out. It's important to understand college cost and admission process, financial aid, and how to navigate complex college funding system. You can understand the participate college planning program, help save your children college education. We can put so much and time money the raising kids and become unwilling look into college planning. So, ito po yung sinasabi ko kanina na kailangan paghandaan natin yung pag-aaral ng ating mga anak. Even man na dalaga ka pa ngayon, binata ka ngayon, or mga maliliit pa anak mo, kailangan paghandaan na natin kasi ito po, isa po ako na hindi nakapag-aral, na hindi napaghanda ng magulang ko sa pagdating ng aking pag-aaral dahil nga po lack of preparation sila. So di ako nakapag-aral ng college. So ang naabot ko lang po is mababang vocational lang po. Eh kung napaghanda ng mga magulang ko, baka mataas na paaralan natapos ko. So kailangan ngayon, tinutuan tayo dito sa IMG na ipaghanda na natin yung anak. Kasi ngayon sa panahon niya, katulad ng sinabi ko, na kailangan nakapagtapos yung ating mga anak. Nakapag-aral siya ng mga maayos kasi di na mahirap na tanggapin ngayon pag walang pinag-aralan. Kaya dapat ngayon pa lang pinaghahandaan na natin to. Kasi yung tuition fees tumataas. Habang tumatanda tayo, tumataas. Habang lumalaki ang mga anak natin, tumataas po yung tuition fee. Take care of your children's future. Tayo po yung mag-take care ng hindi po iba. Protect your future. Paano mo maprotektuhan ang ating mga ang future? Do you know, without proper planning, your assets and family may not be protected. Who will care your under children? Who will keep your 18 years old spending his her inheritance? Who gets your home? Who inherits of all bank accounts? You can avoid family agreement over your belongings and keep safe. Who will operate and own your business? Who decide your healthcare and end life decision? Do you have will? So, ano ba sinasabi dito? Kailangan po, i-prepare natin yung, protektahan po natin yung ating mga ari-arian at i-prepare na natin yung will, trust, testament po para sa ating, yung ating mga ari-arian. Para pagdating ng panahon, yung ating mga anak, sino ba yung magmamana sa ating bank accounts, sino po kukuhan ng ating business, sino po magde-decision ng ating healthcare pagdating ng pagtanda natin, para hindi po magkaroon ng pag-aaway-away ito, di ba? Kasi pagka nawala ka na, yung mga ari-arian mo, pag din natin napagawa ng will testament, ng will trust, so nangyayari nag-aaway-away po dahil hindi natin ito prepare bago pa tayo. Malakas pa tayo, kailangan i-prepare na natin to. It's good to have your wishes document so they can be carried out. Take action. Ayan. Paki-type nga dyan kung gising pa kayo. Take action now. Now na. Di ba? Secure your future. Sige nga, kung gising pa,
Pakitype nga dyan, now na. So, now na dapat mag-action tayo, gumawa ng action. Diba? Who will always have an excuse not to save your invest? No matter what you excuse, is one thing is for sure, you're going to get old. Tama nga naman. Wala tayong excuse, kundi tatanda tayo. Patanda na tayo. Kumikilos po yung oras. Every hour, every minute is tumatanda tayo. No matter what you excuse, your child growing up and enter the college, you will need money, his, her education. So, kailangan nila ng pera para sa kanilang pag-aaral. Kaya, kailangan ngayon pa lang ginagawaan na natin to ng action. No matter what you excuse, you will eventually retire and stop making active income. Totoo po yan. Pagtanda natin at mawawala na po tayo ng active income, you have to be prepared for these kinds of situation. Kaya kailangan paghandaan natin ito. So, IMG is be a part a new industry and help families. So, isang ikaw po na guest dito, ikaw po na nandito is isa ka na po sa part ng IMG, the Global Campaign for Financial Literacy. 30 million by 30 financial literacy campaign. Sir, kuya, boss, ano po naman ba ang makukuha ko pagka ako ay mag-member sa IMG? Ito po yung ino-offer sa atin ni IMG. Alam niyo po yung membership, yung prepaid card, yung sa SM, di ba may mga discount card doon, may card doon na kung saan yung mga discounted natin nilalagay sa card. Makakaroon ka po nito pag once na join ka kay member ka kay IMG. Ito pong prepaid card na to. So, IMG offer you literacy, mentoring, discount. Ito po yung ino-offer ni IMG. And amazing opportunity. Top membership benefit. Ito una-unang makukuha natin. Ano po ito? Financial Education Pre-Ebook, The Secret of Saving and Building Your Future. So, itong ebook na to, ito po yung tinuturo dito kung paano tayo mag-save at kung paano tayo mag-build ng ating future. Ayan, pwedeng baguhin yung ating sarili na dito kung ito ay susundan natin. Benefit number 2 is Pre-Ebook Financial Workbook. Ito pong workbook na to is ito po, pag-aaralan natin dito na kung paano, lima po yan, at kung paano increase cash flow, debt management. Ito po yung sa workshop number 1. So, kung nagkukulang ka po sa kita, so dito po, tuturuan tayo at saka pag-manage ng ating perang pinaghirapan. Building a strong financial foundation, proper protection. Ito po yung sa workshop 2, kung paano po pag-build ng kanina yung proper protection, strong financial foundation, tsaka pag-protection sa ating sa atin. Ayan. Workshop number 3 is building wealth asset accumulation. So, yung ating pera po, kung paano pag-build o paano paglumago ang ating pera, tuturuan tayo dito sa workshop 3. Retirement planning, wealth preservation. Ayan, yung pag-retire natin. Turuan po tayo. Building a business in financial industry. So, hindi po, tuturuan tayo dito magkaroon ng big business. Business, hindi po small business. Financial education. So, dito po sa benefit number 8 is meron po ditong financial check-up. Ano po itong financial check-up? Stay financial healthy with IMG exclusive financial check-up. Chine-check up din pala yung ating bulsa. Kasi po, tinitingnan, makikita natin dito kung ano na ang status ng ating financial. Baka ito po ay may sakit na, baka ito may cancer na. Kasi ang di po natin alam minsan, meron din palang check-up sa ating bulsa. Dito po tuturuan ka kung paano mo makita yung kita mo sa isang taon, yung kita mo kung kumita ka ba o nalulugi ka o baka yung bulsa mo
bago ka na sa utang. So meron po tayong financial check-up. Number 9 benefit is Associate Planner Certification Program. Exclusive member price is local, pag local po, kung gusto mo maging financial planner certified. Ito po ang ina-offer ni IMG. Member is 1.5 lang. Pag regular is 5,000 yan. Pag abroad ka naman, IMG member is 2,500. Regular is 16,000. So ang laki po ng discount, no? Maging associate financial planner ka. Ayan. Ito po yung free gift. Once po na nag-member ka dito sa IMG, ito po ay up to 300 free personal accident insurance. Magkakaroon ka po ng 100,000 once na active na po yung portal mo. 100,000 free personal accident insurance. Up to 300 po yun. SMDs, MMDs, CO up 300. Exclusive number 10. Exclusive number 11, Fidelity Life. With 24/7 Memorial Conserve Service tie-up and with Everest. So ito po is need to fill up application person. Mag-re-registration ka lang po ng 500, maaabil muna po yung 50,000. Parehas po ito ng St. Peter. Ito po is mababayad ka lang ng, registered ka lang po ng 500. Tinatawag na micro insurance. Benefits number 12. IMG Vision Care. Pre-IMG and Kaiser Frame. With multiple coated lens purchase maximum of 2 pairs per year. So, dito po sa De Los Reyes Optical ay may 3 frame po tayo. Every 2 year. Dalawang pares po. Every year. Libre po yan. Pero yung lens lang ang babayaran mo. Yung frame po is libre sa De Los Reyes Optical. Free gift. Ito po yung mga ano natin. Free gift dito. Sa benefit number 13 is unlimited consultation for member may sa Kaiser Medical Center. So, pre-consultation. Napakamahal po na pagpa-consultation sa Pilipinas, no? 700 to 1,000. So, dito pre. Kahit araw-araw ko magpa-check up sa Kaiser Medical Center. Pre po. So, benefit number 14 is discount medical service for member and their immediate family. So, pati po ang ating family is may discount pag tayo ay once na nag-member ka po dito kay IMG. Ito po yung hinaantay ng lahat is gusto mag-invest. Ito po yung investment sa mutual fund. All new members will become automatic mutual fund investor. So, pag ikaw po nag-member dito sa IMG, isa ka na pong investor kasi mayroon ka na po kaagad na as one new IMG member, you are entitled 1,000 initial investment in IMG Solidibo Strategic Growth Fund. So, sa Solidibo Fund po ito, magkakaroon ka na po kagad na 1,000 doon sa mutual fund mo. No, dadagdagan mo lang siya buong buwan. Yung savings mo, pwede mo ilagay dito. No? Isa ka ng investor. So, dito sa benefit number 16, healthcare products and services. Long-term care, short care, senior care sa Kaiser. Ito po yung ino-offer dito na itong long-term care. Di ba kanina pinaliwanag ko? Long-term care sa Kaiser po yan. Manila Banker, kung gusto mo pa magkaroon ng isa pang insurance, life insurance exclusive to IMG. Most 18 in sa era Everest Memorial Solution. Ayan. Dito naman po sa mga anong to, makaka-access po tayo. Sa mga company to, exclusive to IMG members, pre-investment seminar, mutual funds, and zero interest. So, zero interest po. Ito po yung pwede natin pag laanan ng ating pera. Paglagay natin ng pera. Si Rambler, Soldebo, Atram, Pelequity, PLM, PAMI, Sun Life. Ito po yung pwede po tayo maglagay dito ng sa mutual fund. Na kung saan, zero interest po. Wala pong, kung linagay mo 5,000 is pwede mo mabili yun ng
5,000 shares. Meron din po tayong online na sa may trade. Access to stock online trading platform with pre-investment guidance analysis dito sa Benefit 19. Ito po yung stock market na online magbabuy and sell ka. Kung hindi pa tayo marunong, hindi po natin, aralin muna natin bago tayo maglagay dito. Access to awesome therapy at member fries. Ayan. Experience the latest technology in defeating pain dying age sa Uson International. So kung gusto natin magpaganda, magpabatak ng ating mukha, magpabata, dito po may discount tayo dyan. Exclusive Benefit 21, IMG partners with Palawan Express, pera padala. Special rate tayo, exclusive to all IMG member, payment, facility o IMG transaction. Ayan. So discount, sa discount tayo, di ba? Mahilig tayo sa discount pag pumunta tayo sa isang mall. Ayan, sa isang discount. So save money on your non-life insurance, benefit number 22. Yung mga insurances ng ating sasakyan, bahay, lupa. So ito po yung mga company to. Pagka member ka po, punta ka lang dito. Pag gusto mong ipakuha na ng insurance yung iyong sasakyan, ikaw na po ang magiging agent sa sasakyan mo. Mapunta na po yung porsyento sa'yo. Member discount from real estate companies, benefit number 23. Sa SMDC, Ayala Land, DMCI. Ito po sa mga pwede ka kumuha ng bahay dito sa Ayala Land at may discount po po, malaki ang discount. Ngayon, kung gusto mo naman may kakilala kang gusto kumuha, pwede mo siya, ikaw ang maging agent niya at pag na-close po, meron kang kikitain. Special discount in memorial lots and entertainment package. Heaven of Trinity Memorial Garden sa Batangas po to. Ito sa Exclusive 24. So, ang lupa po kasi ay tumataas, investment din po to. Pag bumili tayo dito, tumataas po yung lupa. Pwedeng maging doble. Mga discounted sa mga courses na to. Paano natin gawin yung ating mga business, how to talk online so that the network like you and people love you and buy from you sa Benefit 25. Sa Benefit 26, passive selling, how to create 24/7 selling machine to multiple sale and autopilot using the power of email marketing. Dito naman po sa benefit number 27, how to position yourself as an expert, generate leads and build the relationship by writing ebook even you are not writer. So kahit hindi ka po write, gusto mo isulat ang talambuhay mo, tuturuan ka dito. Benefit number 27. Benefit number 28, case study how to funnel help you focus in your deal audience and grow your income through real estate and just about your any business. Ayan, sa services naman tayo. Ito tayo sa mga services. So ang dami pong hanggang 48 po to. Huwag kayong matutulog, huwag kayong kukurap kasi matatapos na po tayo at marami pong benefits na makukuha kay IMG. So, benefit number 29, Everest Memorial Service, 24/7 Memorial Conserve Service in the Philippines. So, kung sakaling may mayangari sa atin, wala na pong aalalahanin ng ating pamilya at ito na po si Everest ang mag-aasikaso niyan. So, kunin natin itong number na to, tapos ibigay natin sa ating pamilya or pamilya man natin may mangyari, may discount po tayo dito. Kung tayo po, is siya na po mag-aasikaso at hindi na po mga problema ang maiiwan natin. Asset preservation service apps by IMAX. Ayan, sa benefit number 30, protect your assets and create your own corporation through IMG member exclusive price. So, kung gusto mo magkaroon ng own corporation, ayan, magkaroon ng business, pwede tayo magpagawa dito, is may discount po tayo. Yung iba pong mayayaman is nag-member po sa IMG, magkaroon lang po ng sarili niyang corporation at malaki po ang discount. Meron din po tayong auto program sa benefit number 32. Ito po yung gustong bumili ng mga sasakyan. Dito po sa loob ng IMG, sa portal niya, pwede ka na mamili kahit anong klaseng sasakyan. Toyota, Hyundai, Mitsubishi, kung anong gusto mo.
magkakaroon kami po ng discount. Pag napa-quotation mo na sa salesman sa kinuhanan mong dealership, ibibigay mo na lang kay AMG at sila na po ang mag-close niyan, then makakakuha po ng malaking discount. Rewards. So may reward din po dito kay AMG. Be in the financial industry. Own business. Yung business natin, become a financial educator. Ito po yung ngayon. On your time, on online system, help families achieve and the income you want, become a debt free. So ito na yung ako ngayon, debt free. Dahil po kay AMG, natuto po ako magtipid, natuto ako kung ano i-manage yung pera na pinaghirapan. So benefit number 33, travel the world. Vacation, crosses, convention. Ito po ay pwede tayo makapunta dito pag ginawa po natin yung mission ni IMG. Pwede natin mapuntahan to. World class recognition, benefit number 34. Rini-recognize po dito pag ginawa natin yung business side ni IMG. Yung mission ni IMG. Ito pong ring, millionaire, pins, watch, and car. Libre po yan pag ginawa mo yung business side ni IMG. Libre po yan, makukuha mo. Hindi po yan na pinapakita lang pag ginawa mo yung mission ni IMG. Pre-HMO coverage, MDs and SMDs executive. So ito pong Kaiser card na ito, HMO coverage, pagka na-qualified ka po ng 5-5 is magkakaroon ka nito, unlimited na magpapacheck up po sa Kaiser Medical Center. At di mo na po magagamit kung magkakasakit ka, di ba? Mahirap magkasakit. Yung sakit po, di naman natin pwedeng pigilan na, oh, sakit, huwag mo ako dakuan. So, mahirap magkasakit. No? Kung mayroon ka po nito, once na ma-qualified ka, is di mo na magagamit yung life insurance mo, ito na po yung gagamitin mo. Magiging investment na po yung insurance mo. Member and support. So, once na mag-member ka po dito sa IMG, magkakaroon ka po ng Power Member Portal available anytime, anywhere. So, paperless na po. Kung once na member ka, magkakaroon ko po ng portal. Pwede mo na po magawa yung business mo. Pwede mo na gawin yung gusto mo maglagay sa mutual fund. Mag-invest ka sa mutual fund, sa stock market. Kahit saan ka po, pag may cellphone ka, yung portal mo pwede mo buksan. Dominic Tool, ito pong digital marketing platform na to. Ito po yung magagamit natin sa ating pagpo-promote ng ating business. Kaya napaka generous ni IMG dahil pati ito naka-prepare na po. Gusto mo malaman, halimbawa, nagtanong sa iyo ang iyong gusto mag-member ng IMG. Ano naman yung IMG niya? Pwede mo siya padalahan ng digital. Isi-send mo na lang yung link, makikita doon kung anong klase yung pinopromote. Benefit number 38, newsletter and email. So, pag dito po ay hindi na tayo kailangan pumunta sa office. Through email na lang, kung gusto natin mag-follow up, kung meron tayong concern sa ating business. So, meron na itong, dito po pwede tayo mag-email kay IMG. Neuracast. Ito pong Neuracast, isang apps na kung saan dito mo ma-receive ang IMG commission, transfer fund, pay bills through Enkios instantly. So dito po ma-receive mo yung commission kay IMG kung gagawin mo yung mission niya. Ngayon, pwede mo pambayad sa mga investment mo. International member exclusive benefit. Once na ikaw ay kumuha ng, mayroon po kasi tayong dalawang code, Philippine code and international code. So dapat nandito naman tayo sa ibang bansa, ay kunin natin is international code. Ngayon, ito po yung magiging benefits mo pagka kinuha mo yung international code. Exclusive money platform. May Visa card ka po. Itong Visa card na to, dito ilagay ang iyong commission at kahit pumunta ka sa ibang bansa, pag winedraw mo, kahit piso yung nandyan, pag withdraw mo, kunwari nasa US ka, lalabas niyan is dollars. Yan po yung Visa card. Exclusive event. May mga event din pa tayo dito sa ibang bansa. Katulad ng Dubai Anniversary Gala Night, International Heroes Night. So, once na ikaw ay international code, pwede ka po makapag-attend dyan. Exclusive run and contest. So, ngayon po, may mga run and contest tayo.
Meron na naman tayo ngayon 5-5 na run-in contest. Ayan, kung ikaw ay... ang run-in contest ngayon is Philippines in International, alam ko po. Ayan. International, ito po yung benefit ni Manila Bangkar Worldwide Protection. Sa benefit, 43, 44, 45, 46, 47. Sa 43 po is accidental death benefit. Makakakuha po ang pamilya mo ng 500,000. Burial benefit, 100,000. Accidental benefit, reimbursement benefit, 100,000. Act of terrorism, 600,000. Unprovoked murder and assault, 600,000. Ito pong benefit number 48, accidental disablement. Ano po ba ito? Ito yung marami po ang lahat ng parte ng ating katawan ay pag na-aksidente is pwede po aming presyo na po makakakuha po tayo nito. Loss of two limbs, 500,000. Loss of feet, 500,000. Ayan, loss of hands, 250,000. Paki-screenshot nyo na lang po. Prinisyuhan na po lahat ng ating katawan kung may mangyari sa atin. Yan po si IMG, ang napaka-generous po at lahat ng parte ng katawan natin. Additional feature, repatriation service. Once na, if you did and across the outside in the Philippines, we will assist in the repatriation and coordination with Everest Memorial Service. The family may use in cash benefit to settle the repatriation expenses. So, once po na may nangyari sa atin sa ibang bansa, di na po mag-aalala ang ating pamilya para makauwi kaagad ang ating mga libing. Ay si Everest na po ang bahala dyan at si IMG. Si Everest na po ang mag-assess ng ating libing dahil napakamahal po ng patay pag inuwi sa Pilipinas, no? Minsan ang gobyerno napakatagal bago dumating. Ano? Bago mag-asikaso, mag-ahanap sila ng fund. Kaya so si pag once na member ka po ng IMG, ito na po ang siya na po mag-aasikaso. Travel the world, participate in qualified and dreams around the world. Every year, we vote 1,000 in people around the world. Paris, Italy, Spain, Japan, Malaysia, Thailand, Singapore, Dubai, and Abu Dhabi, Hong Kong, Macau, Vietnam, China, South Korea, and many more exciting destination. Happy travel, happy family. So, once na nag-member ka kay IMG at ginawa mo yung business niya at mission, pwede ka pong makapunta sa mga lugar na to at pwede tayong sama-sama pumunta dyan. So, ano po yung ma-access mo pagka ikaw ay member na ng IMG? Marami po. Ito po, malalaking companies na to. Pwede ba bang masabi na scam itong anong to? IMG, no? Dito pa lang sa real estate, SMDC, Ayala Land. Ang tatagal ng mga company to, no? Kaya, ito po yung healthcare, Kaiser, kanina, dinakil na pa natin yan. Sa life insurance, investment, ito yung mga invest na pwede natin pag-imbisan dito. Real estate, general insurance, allied services, yan po yung ma-access natin once na nag-member tayo kay IMG. Make different, join our cause, fight debt and financial insecurity and financial literacy. Ang mission po ni IMG, help create wealth families, no family left behind. So, wala pong maiiwan na maghihirap na family. Ito po yung mission ng IMG na lahat ng families na matulungan. Our vision is create the new industry where everyone is able to earn and the wealthy are earning, bringing the secret of the wealthy to all. So, lahat po tayo na maging gusto ni IMG, maging wealthy. Sino po ang gustong maging wealthy dyan? Ayan, pakitype dyan. Gising pa ba? Parang ano na, isip na lang yung ano, gumagana. 30 million by 2030. Ang campaign po ni IMG, Financial Literacy Campaign. Financial education is not an option. It is necessary. International Marketing Group and committed to educate and empowering 30 million families by 2030. So, yan po ang mission ni IMG. Yan po ang mission natin. Kasama ka na po, lalong-lalo na nandito na nakatapag-attend ka na po. Membership benefit checklist. So, may checklist po tayo. Once po na in-invite ka po ng yung kung sino po nag-invite sa inyo,
Pakibigay na lang po ng pangalan nyo, mobile number, email ad, tsaka chikan nyo po dito. Ito po, chikan nyo kung isulat nyo, screenshot nyo to, isulat nyo kung ano po, kung gusto nyo pag-usapan natin dyan, kung alin dyan. Huwag nyo kakalimutan yung pangalan nyo, tsaka mobile nyo, tsaka email, bigay nyo sa nag-invite sa inyo. Importante po yan. Okay? So, ito po yung iwan ko sa inyo. If you are born poor, it's not your mistake. If you are die poor, it's totally your mistake. So, totoo nga naman. So, kung pinanganak kang mahirap, so hindi mo kasalanan pag ikaw po ay naghirap mo, ikaw ay kasalanan mo dahil hindi ka po gumawa ng paraan. Dapat naghirap ka na nga eh. Minsan kasi ang rason natin, mahirap na akong pinanganak. Kailangan mo. Pwede, kahit mamatay ako, mahirap kasi mahirap na ako. So, di ka gumawa ng paraan. Di ka nag-aksyon. Di ka gumawa ng paraan para umasinso ka din, para gumanda yung buhay mo. So, nasa atin yan. Di ba? Kanina, sinabi ko doon, yung future natin sa ating mga kamay. Ako po, once again, Ray Villalba, Marketing Director dito sa IMG. Ito po ang aking contact number. Paki-ano lang po, kuha nyo kung may tanong kayo at may gusto kayong linawin na hindi naintindihan, pwede ko po tayo mag one-to-one. Ayan, itong email ad ko kung meron kayong ano, concern. Ayan. Thank you so much. God bless us always. Magandang gabi, magandang umaga at maraming salamat sa nag-stay sa inyo. Thank you. I appreciate sa mga nandito lahat at sa mga na-invite ko. Ayan. Back to you, host. Thank you, Sir Ray.